channel. Hello. 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 Magandang araw po muli sa lahat ng mga manonood, sa mga YouTubers. At ngayong araw ito ay kasama ko uli ng aking mga asawa. Na ngayon ay siya naman ay magluluto. Ang ating tema for today is Lutong-bahay Ni Plantita. So, hindi lang siya magaling maghalaman, no? Magtanim o mag-alaga ng mga halaman. Magaling din siyang magluto. Napakasarap po niya magluto, kung hindi niyo po alam. Kaya karamihan ng aming mga supling ay malulusog. Kapagkat masarap magluto ang aking may bahay. So, okay, hindi ko na-explain kung ano yung mga naririto sa aming harapan sapagkat hindi naman ako marunong magluto. Pinaglilipan ko lahat ng pagluluto sa aking may bahay. So, ako ay tagakain lang. Okay. So, bago po yan, no? Bago po muna po lahat yan ay huwag niyo pong kalimutan na mag-like, no? Share. Pwede po kayong mag-comment, no? Just drop a comment, no? Dyan sa video na to. At don't forget to click that notification bell para ma-update po kayo ng mga done to stay. Okay. Mama? Hey. Ang lugutoy natin is chicken. Favorite to ng aking mga anak at ako. Marami kayong makikita ang version nito sa YouTube. So the chicken, lemongrass chicken. Pero ito ay version ko. Sarili ko lang through the years. Kung ano lang yung available minsan ingredient sa bahay. Ano lang yung pwede at mura at affordable. Kasi karamihan sa ganitong medyo mahal yung ibang ingredients. Yung iba dito ingredients namin, pwede namang wala. Kaya lang kasi ito yung meron kami. Yun naman ang kagandahan sa pagluluto is kung ano lang yung meron kayo sa bahay. Huwag naman yun naman. Make the use of it. Oo, kung ano lang yun. Wala namang luto na by the book. Minsan, kailangan mag-explore. Kung ano lang yung kaya ng budget. Anyway, this is chicken. Hinugasan ko na. Tinanggal ko na yung mga, hinupit ko na yung mga hindi dapat kasali. Like yung chicken bottoms. Ayaw na mga bata yun eh. Ayaw nila nun. Binabad ko siya sa konting toyo. Para lang maganda yung kulay ng skin niya. Para maganda yung kulay ng skin. Okay. Ito yung ingredients natin. Importante is lemongrass. Okay. Akala nyo toyo. Itong kailangan natin eh. Ito dito ang lasa sa roots sa stems. Okay. One whole white onion. Pwede din yung red. Kung ano lang yung available nyo. Kasi ito lang ang meron kami sa bahay. Tapos garlic, bawang. Okay. Ito ay lime water. May nabibili to. Sa grocery, lime water. Pero ang pinaka magandang alternative nito is Sprite or 7-Up. Pwede na yun. Tapos, 1 cup ng pineapple juice. Tapos, 1/2 cup ng brown sugar. Tapos, ito, oyster sauce. Tapos, pwede kayong gumamit ng diet, calamansi, lemon. Kaya lang, ito lang ang meron kaming available. Dala pa ng husband ko sa abroad nun. Lemon powder. Ingat lang sa paggamit ng ganitong lemon powder kasi medyo siya, maasim masyado. Control ng paggamit. Dahan-dahan lang. Kasi itong pinaka-favorite namin is smoked paprika. Konti lang din pag naglalagay nito, mapait ito pag marami. Pepper. Tapos bayleaves. Bayleaves o laurel. Laurel. Dahon ng laurel. Alright. Okay. Prep natin. Kita po muna. This is lemongrass. Yung iba pwedeng gawin to, ginaganyan, pinapasok. Pero ako kasi iba. Ito na yung sarili ko lang, sarili ko lang, sarili ko technique.
through the years sa tagal kong nagkahain para sa pamilya ko. Natanggal ko to, kala ninyo tuyo, hindi po nagagamit yan. Alam nyo? Okay. May lasa po to. Ikot lang, tali. Okay. Kasi para pag finish out or tinanggal pag after nung maluto, madali. Ganyan ang kadali. Tapos ito, andito ang lasa sa pinakaugat niya. Mabango siya. Piliin nyo para lumabas yung pinaka-oil niya, lahat ng lasa. Pakatasin nyo. Bango. Sarap na amoy. Maski yung scent sa bahay, gusto ko amoy. Malabas na yung oils. Tsaka mag-pipit. Ayan na. Tapos. Onion. Tanggalin mo na yung dulo. Lahat naman siguro marunong mag-iwan. Mas madali pa ganito kasi flat. Flat ko siya. Kahit ko rin lang. Ang whole idea ng video is pipid, budget. Kung ano lang yung kaya, kung kaya mas marami, go. Pag mara, konti lang ang budget, pero doesn't mean na hindi naman kailangan kumain ng masarap, di ba? Kung ano lang yung kaya, kung ano lang yung pasok sa budget. Okay. Yung iba, tinatanggal yung balat ng bawang. Ako hindi. Hindi ko tinatanggal. Kasi pag ako nagluluto, maski sa sinangag, di ba? Kaya yun, kung napapansin nyo dun sa mga mani, pag bumibili kayo sa kanto, di ba may balat? Di ba ang sarap na tingatin yung balat? May lasa yun eh. Malasa sa lutuin. Oh. Di ba? Pwede naman babalatan eh. Ibang chef ako hindi. Ganyan lang, simple lang. Oh. Sama balat. Itong maganda sa ganitong luto, walang gisa-gisa. Braised lemon chicken, lemongrass chicken. Pagsasama-samahin mo lang. Ganyan lang siya kadali kasi pag pinakuluan mo yan, sama-samang madudurog yan. Kunin nyo na yung chicken nyo. Ito ay, ano na, malinis na siya. Hinugasan ko na ng ilang beses. Tapos binabad ko na sa toyo. Para magkaroon lang siya ng lasa. Ayan, malinis na siya. Ngayon, tinanggal ko yung balat. Itanggalin nyo ng konti, konti lang naman. Angat nyo yung ibang lemongrass. Pasok nyo sa skin. Ang aking mga anak ay hindi maselan sa mga herbs o sa mga ano, hindi. Hindi sila maselan, kaya minsan, kasama na dyan, kinakain nila basta masarap. Hindi sila maselan sa mga food. Usually, in my 30 years na pagiging may bahay at ina, eh, lahat kinakain naman nila. Yan, pasok nyo sa loob. Ito kasi yung importante eh. Para maglasang lemongrass o tanglad ang inyong mga lutuin. Yan, pasok nyo sa pinakaya, no? Skin. Tanggalin nyo, pasok nyo dyan. Ito yung mga klaseng luto na pwede kayong sabay na naglalaba, naglilinis habang nagsasalang siya. Pasok niyo lang. Okay? Tapos, nagugas po ako ng kamay. Nag-alcohol ako. Ito, kunin niyo yung malaking yung kaldero. Pasok niyo to. Okay?
Ang tekniko, kasi babaliktarin mo to after 30 minutes, kailangan itong unang nakataas para madali nyo siyang masungkit pag binaliktad nyo. Okay, yan. Huwag nyo munang ilagay ito. Ilagay nyo na yung lime water. Or Sprite. Or 7-Up. Kung ano yung kung ano yung available. Approximately, this is 1 liter. 1 cup ng pineapple juice. Or, kung medyo namamahalan sa pineapple juice na yung ang ginagawa ko kung talagang walang budget. Pero kasi po ito ay talagang pineapple juice. Kung wala, bili kayo ng powder na pineapple juice as an alternative lang. Kalaw nyo sa water. Pikman nyo lang kung ano yung habol ninyong tamis. Depende sa panlasa ninyo. Pinakamura kasi magkano pa ngayon is 15 pesos. Meron ka na kasi medyo mahal ang pineapple juice. So, yun, pwede na yun. Kahit ano. Discarte lang ng isang ina. Nakakaluto kayo ng masarap sa mga bata. Na, quarantine sa loob lang ng bahay. So, yun na. Ito ang importante sa lahat. Yung kahit anong oyster sauce. For the whole chicken, ganito karami to. I think it's 2 tablespoons siguro. Oyster sauce. Imutin natin, sayang eh. This is approximately 60 gram or maybe around 4 tablespoon, 3 tablespoon. Hindi kasi po ako nagsusukat pag ako ay nagluluto. Sa tagal, puro tansya lang. Puro tansya. Tsaka pag kayo ay nagluluto, paunti-unti ang lagay ng suka. Suka ng toyo. Lahat ng condiments na gusto nyong ilagay na pampalasa, huwag bigla ang lagay kasi hindi nyo na po mahahabol pag after nyong maluto na wala na. It's either kung sobrang alat o sobrang asin, paunti-unti lang. Yan, tapos ganyan nyo. Ito, ipitin yan para pumasok yung lasa niya. Yun, okay? Ito pong binilit natin na lemongrass. Huwag nyo tatapon, akala nyo tuyo, hindi po. Ilagay nyo sa gilid. Yung sibuyas, lagay. Hindi nyo na kailangan hiwain to ng hindi nyo kailangan hiwain ng maliliit na panggisa. Kasi, braised chicken to, kaya ganyan. Matagal tong pakukuluan, so eventually, madudurog yan dyan. Parang one pot cooking to, pinakamabilis para sa mga nanay na alam nyo na, walang mga angels o kasambahay sa bahay na tulad ko. Yan ang pinakamadali. Salang nyo lang habang naglalaba, nagluluto, nag-aalaga, lahat, kahit ano. Okay. Tapos, meron na siyang, may pepper. Ang pepper po, depende sa inyo. Ito po yung lemon powder. Pwede pong lemon na prutas, dayap, pwede ding dalandan, nakagamit na ako, pwede ding calamansi. Kung ano po yung available ninyo. Uli, konti-konti lang ang lagay. Para lang mag-balance yung tamis nung soda water, nung pineapple juice. Para lang mag-balance yung tamis, asim, alat. Okay. Laurel. Kami, hindi ako mahilig sa laurel at ang mga anak ko, kaya konti lang ako maglagay. Pantanggal lang ng langsa. Hindi kami mahilig sa laurel eh. Kaya yun. Is ito, half cup ng brown sugar. Mas maganda kung yung talagang mula, yung medyo brown na brown. Kaya ito lang available namin. So yun. Okay. And then sweet paprika. So, ito is smoke paprika. Konti lang po ah, pag naglagay kayo nito. Para lang may smokiness yung lasa. Kasi mapait po ito. Marami. Okay. Ano nyo lang. Para pumasok lahat. Mapantay yung lasa nyan. Masamasahe. Yan. Yung ibang
nag-ganon. Pero kasi nakatulad ng sinabi ko, mas madali pag itong nasa ibabaw, pag sinuksok mo ganyan at binaligtad mo mamaya, para sa akin mas mabilis. Experience ko lang po yun. Itong pagluluto ko ay akin lang, technique. Tapos, salang natin sa medium heat ng kalan for 1 hour. Ayan po. Medium flame lang po. Kasi hindi siya pwedeng mabigla. Okay. Salang nyo na. Salang nyo lang for 1 hour. Pero after 30 minutes, babalik na rin natin yung chicken. So, ayan. Okay. See you. Ganun lang kadali in magluto. 30 minutes. Para balik na rin si chicken. Alright. So, habang nakasalang yung ating chicken, isa to sa mga favorite ng mga anak ko pag kinakain yun. Ito yung marbled potatoes. Hinugasan ko na. Hinati ko sa gitna kasi medyo malaki siya. Ang kagandahan sa marbled potatoes, yung maliliit na patatas po, masarap to eh. Masarap yung lasa. So, meron akong sarili kong pamamaraan na magkaroon ng side dish na madali lang. So, pagkahiwa nyo, hiwain sa gitna. Kung maliliit, huwag nyo nang hiwain. Pugasan ninyo, pakuluan nyo. Hanggang sa lumambot. Okay. Gagawa pa po tayo ng side dish na isa sa mga favorite ng aking mga anak. Kasabay ng chicken. Pugasan nyo yung marbled potatoes. Pag maliliit yung potatoes, huwag na nyo nang hiwain sa gitna. Ngayon, pag malalaki, katulad ito, medyo malaki, hiwain nyo sa gitna. I-boil nyo sa water hanggang sa pagtusok nyo, malambot na. Yan, yun lang. Mas kalimutan nyo na. Wala kayong ilalagay. Basta pakuluan nyo lang sa water. Tapos, eto yung ating chicken. At ang bango-bango. Yes. Amoy lemon. Nice. Amoy lemongrass. Yan. Siwanan nyo na. Yun lang yung madali. Okay, 30 minutes is up, no? Iyan po yung chicken at ito yung patatas na pinalalambot. So far, hindi pa. Hindi pa siya malambot, no? So okay. Itong chicken naman. Yun. After 30 minutes, ito na. Ang bungo-bungo. After 30 minutes, babalikan natin. Yung sinasabi ko kanina, mas madali kung yung butas yun nandito, suksok nyo. Diba? Oh, madali. Wow. Lalay lang. Sarap. Okay. Hanggang sa matapos na. Ngayon, at this point, kailangan nyo ng tikman. According sa kung anong gusto nyo, ha? Yung gusto nyo yung tamis. Kung pwede rin itong lagyan ng, kung gusto nyo ng maanghang, lagyan nyo ng siling labuyo, lagyan nyo ng chili flakes, pa pwede. Sa amin kasi may mga baby kami, may mga apong maliliit, hindi pwede na maanghang. Okay. Tapos at this point, hinaan nyo na yung apoy nyo. Ayan. Low na yung fire nyo, ha? Almost done na yan eh. Low na. Tapos tikman nyo na. Kung habon yung gusto nyong lasa. Sakto na sa akin. Ayun, after pagbaliktad, 30 minutes, okay na yun. Okay. Ito namang isa, lambot na yung patatas. Ayun. At diba, malambot na siya. Kita ninyo, malambot na. Nilalagay ko na yung butter. Hanggang sa mag-cook. Okay. Dahil mainit yung patatas, mainit naman, patayin nyo na, alisan nyo na agad. Pagka-boil mo, almost wala na yung water, lagyan nyo na yung room temperature yung butter, alisahin nyo, mainit yan eh, mainit to. Matutunaw na yun ang sarili niya. Yun. Haluin yung maigi, dahan-dahan. Diba, parang pinirito lang. See? I-coat nyo yung butter nyo. Good butter, ha? Mas masarap. Para sa akin, mas gusto ko salted butter.
Tapos, lagyan nyo ng... kami, mahilig kami sa paminta. Again, lagyan nyo ng konting smoked paprika para lang may dating ibang lasa. Tapos, lagyan nyo ng konting sesame oil. Konti lang. Tapos, lagyan nyo ng Korean paste. Konting-konti lang. Eh, di ba yung mga Korean side dish ng patatas? Ang mahal. Ayan, makakagawa na kayo. Yun lang yun. Halo nyo lang para lahat makook. Lagay yung ilalim kasi nyo kasi nandiyan ang lasa. Ayan. Tataka po kayo ba't ito gamit ko po ako? Kasi ayoko nang maraming hugasan. Kung ano na minsan yung ginamit ko, yun na yun. Ayoko nang marami. Para simple lang ang buhay. Ayun na. Tapos. Plating yun ah. Instead na katulad ng mga french fries na lumulubog sa mantika, this is the most healthiest na pamamaraan para makakain ng mga bata ng potassium na hindi lubog sa mantika, na unhealthy din sa kanila yun. Laga mo, boil mo, pag-boil, lagay nyo yung butter nyo, timplahan ninyo. Pag salted na po ang butter na ginamit nyo, huwag nyo lagyan ng asin. Ngayon, pag unsalted butter, lagyan nyo konting asin. Pwede rin pong margarine. Ayan na. Pinaka french fries ng mga bata. Na healthy alternative. Yon. Yan na po yung pinakulong patatas, no? Pinalambot. At nilagyan ng mga spices, paminta, smoked paprika, no? Meron pang, hindi ko alam po ang tawag nun, basta Sesame oil, no? Yeah. Pwede naman siyang walang sesame oil. Okay? Pwede rin siyang walang smoked paprika. Kaya lang, tikman na yan. Para lang, ano, magkaroon ng ibang klaseng lasa. Yeah. Titikman ko lang. Lang. Hindi ko alam ang tawag po dito, ha? Sarili ko lang tong version. Kasi ayoko nang kumakain ng mga bata ng laging prito ng pritong patatas na nakalubog. Yun. So, I develop a way na makakain sila ng hindi laging nakaprito. Tikman na yan! Tikman na yan! So, tikman mo na pa. Nice! Cheese! Favorite na mga anak ko yun. Pwede nyo pa itong anghangan. Ito yung mga side dish ng mga Korean. Pwede nyo pa itong anghangan. Kaya lang kasi may mga maliliit kaming apo. Hindi sila pwedeng medyo maanghang. Yeah. Mm-hmm. Tama yung lasa niya. Sarap. Mm. Homemade French fries. Oh, parang French fries na hindi pinirito. Alright. Sarap. Hi. Bunso namin. Tikman mo na, bebe. Yan ang favorite ng aking baby, bunso. Mahihit. Pangkat si Tanglad ko, baby namin. Yan. My seventh daughter. Oo. Oh. So, we still have 15 minutes. Okay, it's been an hour. Time is up. Uy. Nakakamoy ko na. Ang sarap. Pasahin na natin. Mmm. Handahan po. Mainit.
Tatapos yan. So, dito tayo ulit sa kalan. Huwag niyo itatapon yung sabaw na pinagkuluan. Okay. Balik niyo ulit sa kalan. Yun yung pinaka-sauce natin. Hayaan niyo lang sila dyan. Ngayon, ito po ay slurry. Cornstarch and water. Tapos, hanggang sa lumapot, alalay lang ang lagay. Konti, hihalo. Hanggang sa lumapot. Halo ng halo. Medyo mainit. Pwede na sa akin to. Patayin nyo na. Salain nyo para malinis. Yung pinakasus niya, salain, no? Oo, kasi nandito yung mga ayan, no? Para hindi nakasama doon. Hindi, para maganda rin yung presentation niya. Salain nyo habang binabuhos. Yes. Usually, itong gusto ng anak ko pag may birthday, Pasko, o kahit wala ko kasyon. Ayun. Yan na siya. Ito, huwag niyo tapon kasi kami masarap din to sa kanin, no? Diba? Okay. Tagay nito sa tabi. Ito na lang pong natira eh. Yung anak ko tinira na. Wala nang natira. Yan. Ilalagay ko sa gilid. Kung meron kayong broccoli, blanch nyo lang, lagay nyo sa gilid. Ito para ng restaurant style, di ba? Pwede rin nyo siyang lagyan ng roasted peanuts. Patong sa ibabaw. Di ba? Tapos yung pinaka-butter niya, na ganyan. Parang medyo may lasang buttery taste. Ayan. Ano lang? Wala lang kaming pang-garnishing eh. Wala kaming herbs pa. Hirap lumabas. Ayan, okay na po. Alright! Okay. Whew. Luto na po ang lemongrass chicken. Nagawa ng aking may bak. Plantita cooks, no? Lutong-bahay ni Plantita. Again. Gusto ng part. Sobrang lambot nito. Konti lang, siyempre. Eh, mamaya, ubusan ko yung mga bata. Titikman ko lang. Okay, sige. Okay, dito na lang. Okay yung laeg. Sobrang lambot. Ano, pinanggano ka ang lambot. Taste lang. Ulam namin mamaya. Ulam kumayan. Okay. Alright. So, titingnan ko muna yung balat. Rock, grabe. Tikim naman ako. Imagine mo, pagka ganito ko lagi kasarap ang ulam mo. Maghihirap ko. Wow. Okay. Ang lambot po niya, pati sa loob, makita mo. Ang bango pa. Yes. Wow. Kita ba? Tingnan mo. Hiniwalay sa buto. Nakatamin mo to? Hiniwalay sa buto. Ganun siya kalambot. Sarap.
Kupili lang kainin mo ito eh. Yun. Uy, nakatago ang bibig ko. O, tikman mo na. Patikman to. Dahil ang aking bunsong apo ay gustong tumikim. O. Lasan-lasan niya yung lemongrass. Pero hindi overpowering yung tanglad. No, nakita niyo naman. Sarap to the bones. Yan, sumingit din po yung aking ang aking chef is ano? Sarap. Ay, kitay mo. Alright. Oh, dala na talaga. Ganito sa bahay namin. Kaya masaya. Mahilig silang kumain. Okay. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at nag-stay para mapanood ang luto ng aking may bahay. No? At hanggang sa muli, no, subaybayan niyo po ang aking YouTube channel dahil marami pa po yan. Marami po po siyang gagawin pagluluto. Na economical, masarap, sustansya, no, mura, no, name it. Masarap yan. Kahit simpleng luto lang yan, nagagawa niyang pasarap yan. Kahit ano, kaya ko lutuin. Okay, so, sa ating mga manonood, please, like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update po kayo ng mga dantos tayo. Thank you. Salamat. Sa muli. Bye. Musit ka. Wala na ulam. Wala na ulam.